Kumusta mga kadrama, mga kaibigan? Nandito tayo sa aking page para minsan pa ay magbigay tayo ng konting reaksyon at komento dito nga sa vlogger na naging papansin dito sa FB page sa kanyang social media. Kilalang kilala natin kung sino ito. At ang latest na maaari kong i-share sa inyo ay may handa raw itong gawin at alamin. Ano nga kaya yun? Hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. At sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Mga kadrama, tunay na lumika ng sugat sa damdamin at nagpapanting ng tenga ang mga mabibigat na akusasyon, mga naging paratang ng vlogger na nagpakilalang si Epifanio Labrador. Sa mga nakapanood, sa mga nakapakinig na member ng INC, dahil nga dito sa sinabi niya tungkol sa mga kaanib at sa INC sa kabuuan. Naging matalas, mabibigat yung kanyang mga binitiwang akusasyon sa kabila ng wala naman siyang tiyak na katibayan. Ang kanyang mga sinasabi ay maaring sabihin na matapang nga siya. Yun nga lang, ang kanyang naging katapangan ay wala sa tamang lugar. Maihahalin tulad siya sa isang aso na buong tapang na kumakahol at pinalilitaw pa ang pangil sa isang inaakala na kalaban. Kinakahulan niya ay hindi niya sigurado kung karapat dapat nga bang kahulan dahil lamang sa naging sumbong sa kanya. O baka naman may buto na ipinalit kapalit nung pagkahul niya. Hindi natin tiyak pero posibleng ganun nga, di ba? Agad niyang pinaniwalaan yon at sinangayunan pa. Bagay na babalik din sa kanyang muka. At lalabas siyang katawa-tawa. Subalit pagkatapos niyang kumahol at magbitiw ng mga paratang at akusasyon, ay tila meron siyang naging realisasyon. May narealize siya. At ito nga ay sa pamamagitan ng kanyang tiyahin na isang INC, sabi nga niya. Kaya nga, may paghingi siya ng dispensa sa kanyang mga sinabi. Panoorin natin ang video na to. Siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay ihingi ng dispensa. At sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging iglesia ni Kristo, minsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng iglesia ni Kristo. Sapat na daw para maka-akay ng tao yung aral nila. Sa mga kapatid natin na iglesia ni Kristo, sana maintindihan niyo na hindi po ako nagalit dahil para sa akin. At wala po akong personal na galit sa inyo. Kung nasabi ko man yun, yun po ay ayon sa nagsabi sa akin. At gusto ko siyang makausap at baka tama din naman ang aking tiyan na baka nilalagay na ako o niluluto na ako sa sarili kong mantika. Aaminin ko po, hindi ako prepekto. At bukod nga sa paghingi niya ng dispensa, ay mayroong pinanghahawakan itong si Epifanio Labrador. At gagawin daw niya ito dahil sa pagrespeto sa naging pakiusap ng kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang tatay. Pakinggan natin yung mga sinabi niya. Ngayon, sabi po sa akin ng tiyahin ko, obserbahan mo at pag-aralan mong mabuti ang mga aral ng Iglesia ni Kristo. Bigyan mo lang ako, anak, sabi niya, ng kahit 6 months o 4 months para maliwanagan ka at baka ginagamit ka lang para masira ang Iglesia ni Kristo. At ayon din nga sa vlogger, gagawin niya ang nasabing bagay dahil na rin sa pagtanaw ng utang na loob sa isang kaanib sa INC
na minsan ay gumawa sa kanya ng kabaitan noong kabataan pa niya. At bilang pagrespeto ko na rin doon sa mga taong nakatulong sa akin noon na hindi ko alam mga iglesia ni Cristo pala yun. Mahirap para sa akin na ano kasi. Pero bilang isang tunay na lalaki, kung mali man ako, tatanggapin ko. Kaya nga ang totoo at magaan sa damdamin, nakatutuwang pakinggan din na kinikilala ni Epifanio Labrador yung kanyang naging pagmamalabis dahil sa kanyang mga sinabi at handa siyang hanapin at alamin kung ano nga ba ang katotohanan. Sabi po sa akin ng tiyaging ko, obserbahan mo at pag-aralan mong mabuti ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Bigyan mo lang ako, anak, sabi niya, ng kahit 6 months o 4 months para maliwanagan ka at baka ginagamit ka lang para masira ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, sinabi po ng aking ama, kapatid ng aking ama, na papasahan niya ako ng mga activities ng Iglesia ni Cristo para maniwala ako na hindi totoo ang mga pinapasa sa akin o binabato sa akin na issue. Ngayon, pag napatunayan ko naman na talagang ito ay issue lang para masira ang Iglesia ni Cristo at ginagamit itong ating programa, 100% rin pagmumurahin ko itong mga nagpasa sa akin. 100% yan. Mababaliktad ngayon. Mapatunayan ko lang na sinisiraan lang pala ang Iglesia ni Cristo sa akin. Ganun pa man, nasaktan ko po yung damdamin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Humihingi po ako ng patawad. At sana'y maintindihan niyo po yung aking sitwasyon at yung aking pinaglalaban. Pero dahil po sa sinabi ng aking tiyahin na bigyan siya ng 6 months para maipaliwanag niya lahat at maibigay niya sa akin yung mga konkretong katibayan ng Iglesia ni Cristo ay hindi tulad ng aking nasabi dito. Pero sana mapatunayan ko sa aking mismong mga mata na ang Iglesia ni Cristo ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Sana mapatunayan ko sa aking mga mata na ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagpaparami para magkapera. At muli po tulad ng sinabi ko, sa pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, daw ay maintindihan niyo po ako at maunawaan na ako po ay walang personal na galit sa inyo. Ako po ay nadala lamang ng aking mga nabalitaan at sa mga pinasa sa akin. Pero naniniwala po ako, siguro ito na rin yung pagkakataon para lubos kong makilala ang Iglesia ni Cristo, kung ano nga ba sila. Kung sino nga ba sila. Magandang hakbang ito kung tunay nga ba at seryoso siya sa kanyang mga binitiwang salita. Dahil yung ganitong aksyon ay magiging malaking tulong sa kanya upang ganap niyang makilala kung ano nga ba ang INC. At siya na mismo ang makarinig ng tungkol dito. Hindi yung galing sa kung sino, galing sa ibang tao, na posibleng may ibang hangarin at agenda para lang pasamain siya. Kaya nga ikagagalak ng mga INC member ang sinabi niyang plano niyang pakikinig at pagsusuri. Dahil ito ang tanging kaparaanan upang maintindihan niya ang tungkol sa relihiyong ito. Kung ano nga ba ito at para saan ba ang iglesia, maging ang mga aral dito. Maging ang ipinapangako ng iglesia na ito sa mga tao kung bakit pinili na umanib dito. Lahat ng mga tanong na yan ay mabibigyan ng linaw at tamang kasagutan. Kaya sana nga wala itong urungan kundi ipagpapatuloy niya yung kanyang ipinangako na pakikinig at pagsusuri dito sa relihiyong Iglesia ni Cristo. Yun lang po mga kadrama at
maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa aking FB page. Madramang salamat po.